Kain po tayo. Ayan po yung ulam namin. Itlog. Ayan, nilagang okra. Tsaka isda. Pritong isda. Ayan, kain po tayo. Kami, dalawa lang kami. Okay. Sarap ng ulam namin. Okra. Tapos nakakamay pa kami. Feeling nasa probinsya. Happy delicious na? May iba ayaw ng okra, no? Ito lang gusto ko. Siya na, nakakamay lang. Bakit? Yan yung pinaka masarap na paraan pagkain ng gantong ulam. Pag nakakutsara tinidor ka, tapos ganto ulam mo, hindi mo feel yung kinakain mo. Sarap na? Dati nung maliit ako, hindi naman ako pala kain ito. Ng okra. Pag sa probinsya, kasi ganun talaga mapili, bata. Kaya yung mga anak natin, intindihin na lang natin na minsan ayaw din kumain ng mga pinapakain nating gulay. Kahit napilitin natin, no? Pero, pag nagkaedad sila, sigurado matututo din silang kumain yan. Si Denise, bihira kumain ng gulay, pero isda naman, no? Pero kumakain siya ng broccoli, mga... Kumakain siya ng ano pa? Luto ko ng upo. Ayan. Tapos yung munggo. Kumakain munggo yan. Kalabasa, kumakain ba? Mukbang. Ay, ano, dami pa naman tiritirang ulam. Ano yan eh? Sardinas na bangus na pinrito ko. Tapos ayun, may maling. Ay, maling. Ano ba yung tawag? Spam. Si Dadong, hindi ka dito mahinayang magpakain kasi ano to? Mabechin. Chismis mo talaga kung paano ako mabechin. Mabechin yung dila. Kaya... pag pinakain mo to, hindi ka manghinayang talaga. Lalo sa ano, yung Anli nakain, buffet. Naku po! Kami ni Denise, busog na siya. Ang halahati pa lang. Sayang naman kasi. Oo nga. Sulit. Kaya nakakabawi talaga siya pag mga buffet, mga ganyan. Nabawi kami ni Denise, yun. Hindi kami pwedeng panlaban sa mga ganang. Perfect yung ulam namin. Hap. Yan, tuloy na lang muna namin yung aming pagkain, ha? Yung recipe natin for today ay ginataang langka salata. Yan, ganito po yung langka namin. So, meron tayong frozen na shrimp. Ayan, binabad ko lang siya sa tubig para lumambot na. Okay, prepare na natin yung ating mga panggisa. Meron tayo ditong sibuyas. Chop lang natin. And then, yung ating garlic. Mi-mince lang natin siya.
ito, meron din tayong luya. So, open na natin itong ating langka, tapos i-drain lang natin yung tubig at hiwain natin siya ng maninipis. Meron din pala kami ditong langka na ano siya, frozen. Pero usually ito yung binibili namin yung nasa lata. Buhos na natin. So, ganyan po yung itsura ng langka namin dito na nasa lata. Medyo malalaki siya. Kaya hiwain natin ng maninipis para mabilis lang siyang maluto. Yan, tapos na po yung pag-slice natin. So, yung dalawang lata, medyo madami din siya. Yan. At, ito po yung ating shrimp. Tatanggalan lang natin siya ng dumi. Ayan, ginamitan ko lang ng toothpick para matanggal yung dumi niya sa likod. Tatakan lang natin ng asin itong ating shrimp. At simulan na natin yung pag-isa ng ating mga sangkap, sibuyas, bawang at luya. Ayan, pwede na natin i-add yung langka. Kung mapapansin niyo yung langka pala, ginawa ko, winash ko siya ng warm water, tapos tinigaan ko muna. Kaya, ayan na, tingnan nyo. Medyo durog siya, tingnan. Pero mas gusto ko yung ganyan, kasi mas madali siyang maluto, kasi ma-absorb niyo talaga yung lasa ng mga sangkap. Maglagay na tayo ng konting asin, tsaka maliit lang na pork cube. Siyempre, mekos-mekos na natin at magdagdag na tayo ng konting tubig para lumambot na siya. Ayan, inabsorb na niya yung ating sabaw. So, pwede na nating idagdag yung ating gata. Hayaan lang natin na i-absorb niya yung gata, tapos, ayan, takpan muna natin. Umunti na yung ating gata at pwede na natin ilagay yung ating mga hipon at yung sili. Tapos, timplahan na natin. Ayan.
pinapahuli ko yung hipon kasi yung hipon naman mabilis lang maluto yan para hindi siya ma-overcook. Lagyan natin ng patis. Konting brown sugar. Yan. Dapat may paminta. Grabe, ang bango ng amoy ng sili. Masarap yan kasi yung sili mamaya, medyo maanghang. So, mapapadami yung kain mo pagka yung kinakain mo is may anghang. So, medyo maiiga pa yan ng konti. Tapos, timplahin nyo na lang kung ano yung gusto nyo timpla, kung medyo maalat pa ng konti. Kasi ito, may asin na siya. So, ayan, luto na yung ating gulay na langka na may gata at may hipon. So, dito po kasi, ayun nga, sabi nila, pag winter, talagang malungkot. Malungkot dito sa Canada pag winter. So, ang ginagawa natin is, nandaanin na lang natin sa pagluto ng mga pagkain na feeling natin nasa Pinas lang tayo. Kaya, meron tayong ginataang langka at yung kapares nito is yung ginawa kong roasted chicken. Pakita ko sa inyo pagkaluto na yung aming air fried na chicken para may katerno siya. So end na yung ating pagluluto ng manok. Ayan. Chan chanan. Ayan na yung ating air fried na chicken. Oop. Yung kalahati, ayan, luto na. Bali, ito pa yung half niya. Hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Thanks for watching. Ingat-ingat. Bye!